magkasal kayo. Totohanan po yun kasi pag nakikita po yan eh yung mga anak ko. Huwag na po natin ano, huwag na natin hintayin na ano. Sabi nga niya yung mga iba umakyat ko sa langit. Huwag po natin hintayin yung umakyat ko sa langit bago pa. O akyat ko sa langit bago pa magparamdam na mahal ka. Say I love you po to your loved ones with your whole body. Or patong ipadama po ninyo kasi sabi nga po, nakikita-kita ngayon pag matatanda na sa mga lamayan. Kasi pag nakakatawa po yung kapatid ko, ngayon matanda na ako, sabi ko, bakit ngayon ang daming namamatay? Sabi ko sa kanya, ang mata ka, ganyan din, hindi ko lang sila kilala. Ngayon kilala mo na sila. Nababasa mo! Kaklase mo, di ba? Asawa ng kaklase mo, yung gano'n. Totoo po yun. So, parang ang hikilan ng buhay para sayangin. Marami po talaga ako nakita na pag namatay na, sabi nga, kahit kung namatay na ako, kahit golden at taong pa ang pinin ko dyan. Wala na. But you look for the dead, it's not for the dead. It is for the living. It's for the people around but feel good. It's always good to respect, pero it is really a peace. It is for our anyway, peace of soul and peace of mind. Hindi po masama yun. I'm not saying na masama yun. Pero, kuminsan po kasi kahit sa summer, kapag namatay di magkano ba 10,000 or 15,000, pura lang yun. Nag-enjoy mag-shopping niya ng 5,000 din. Diba? Nung buhay yan eh, hindi nga nag-enjoy niya ang mili. Pero pag matal, we do everything. Sana we also do everything kahit buhay. Ano po yan, diba? O diba, pag may sakit, pinipilit kang kumain? Diba, magpapaka lalo? Gusto magkasakit kasi may orange? Yung nanay niyo pag nagkasakit, you drop everything, di ba? You drop everything kasi you have to visit. Pati niyo bisitahan nang walang sakit, nang mag-enjoy kayo. Yung asawa niyo, yun, pag nagkasakit, ganun. Meron niya po akong kilala, kaya nagka-cancer yung asawa niya. Minahal niya ng gusto. Buti daw nagka-cancer yung asawa niya, namahal niya. Kawa ko ninyo sa matay na po. So, pero namahal niya kasi kailang magka-cancer, para niya mahalin. Nangingiti po tayo, pero sa akin po, malalim po ito. Malalim ito talaga. And this is one of my advocacies. Habang buhay po, pakita mo ninyo na mahal ninyo. Mahal po ninyo. Napaka-importante po nun. Kahit po yung sa community natin, mga kamatrihan, no? Yan din siguro tayo dyan, ano? Kapag walang sakit. Pag walang sakit, hindi natin napupuntahan, ano? Yun, ano? Pero pag ano na, mga kaparian, mga seminarista, mga formators ninyo, ako. So yun lang po, ito po ay paalala and I really mean it. And maybe, kumisa sasabihin natin, alam naman nila na mahal ko sila eh. But the question is, does it come across? Does it come across? Opo. Opo. Magandang hapon po. Ako po si Jerry Villarada sa St. Joseph Paris sa San Sebastian Mindoro. Malayo na po. Sa tawag ng Panginoon, wala po malayo. Amen. Kanina po ako'y nakikinig sa dinidiscuss po sa hapon, sa challenge.
yung BDC, ako po ay nagmula sa isang pamayanan. Ang mga pamayanan po ay namumuhay, taal na magsasaka. Pila mo po aming kinabuhay. Binupo po kami ng 132 bahay. Na kung saan, halos doon sa nakarabangin ko ng bilang, ay lahat po kami ay Katoliko. Katoliko po yan. So, na talagang yung pananampalataya sa Panginoon ay kami sama-sama. So, nais ko pumunta doon sa bahagi ng bakit yung BEC, bakit meron yung BEC, parang tinitingnan ko yung ano, parang talagang ito isang papatunay din na yung aming pamayanan ay talaga po siya ay under o ng BEC. So, una, nung doon sa merong pagpapamahalay, and then pumunta na sa pagpupo. So, lahat po nung sa pamayanan, doon sa pagpupo namin,